Titiklay ba ako? Yeah, happy Sabbath po, Brother Ruel. Ay, happy Sunday po. Nasanay po akong happy Sabbath eh. Sa inyong lahat po na narito ngayon, pwede po bang magpalakpakan po muna tayo? So, yan po ang malutong na palakpakan para sa pagiging isa natin bilang lingkod ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon sa Kristo, mga pangyarihan sa lahat. So, ako rin po nabigla nga sa mga pangyayari dahil unang-unang inyong lingkod kasi balik-aral po ulit na do-doctorate degree, kaya hindi po ako nakakasama Brother Ruel pagka kwan po natin virtual concert. Then every Saturday din po ang aming klase. Ako po personally at yung mga kasama ko po na ilan, talaga kong matibay ang aming desisyon na dito po sa katotohanan tayo papanya. Kahit balibalikta rin po natin ang sitwasyon, malinaw sa ating paningin, klarong-klaro na ito po ang katotohanan. Bakit? Hindi naman po tayo tumiwalag. Tayo po bang tumiwalag? Hindi tayong tumiwalag. Dahil alam natin ang katotohanan. Sapagkat ginabayan tayo ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, mga pangyarihan sa lahat, na sa kawang ito, mananatili tayong tapat hanggang kamatayan. Sabi nga nila, naririnig ko, na hindi daw dapat tayo sa tao naglilingkod. Hindi naman po tayo sa tao naglilingkod eh. Ngunit ang tao ang isinasangkapan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos para mayroong manguna sa pananampalatayang ito. Hindi naman tayo po pwede na maglingkod lang tayo ng maglingkod, mag-awit lang tayo ng mag-awit nang walang tatayong mamumuno sa atin. Hindi po ba? Malilinaw tayo doon, mga kapatid. Ito ang malinaw. Andito po. Kaya nga, kung natatandaan po ninyo noong namaalam si Elder Bear, pinagsalita po ang mga coordinator. Isa po ako sa nagsalita. At sa mga nagsalita na kasabayan ko po noon, siguro masasabi kong isa ako sa mga naninindigan na dito sa panig na ito ng katotohanan. Ramdam ko ang presensya ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon sa Kristo, mga pangyarihan sa lahat. Sabihin ko po sa inyo, mahirap maging coordinator kung yung mga kasama mo sa loob ng simbahan ay may panig sa ganito, may panig sa ganyan, ako ang nasa gitna. Kaya sabi ko kung sino sa mga kasama ko ang mananatiling tapat hanggang sa huli, kahit ilang piraso lamang kami, ay patuloy kaming maglilingkod sa bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, makapangyarihan sa lahat, sapagkat hindi ko naman makokontrol po ang isip ng tao. Alam nilang tama't mali, bakit ka pa pupunta sa mali, hindi po ba? Ito po ang tama. Kaya nga nais ko pong imulat sa atin muli yung sa pamumuno po. Bagamat ito'y naibahagi ko na, kailangan bigyan natin muli ng diin kung bakit mahalaga ang mayroong namimuno. Ito po ay sa Roma 13:1-5. Magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan, sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos at siya ang naglagay ng sa mga namumuno sa kanilang pwesto. Kaya nga ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos, at dahil dito parurusahan niya sila. Ang mga namumuno ay hindi dapat katakutan ng mga gumagawa ng mabuti. Ang dapat matakot sa kanila ay ang mga gumagawa ng masama. Kaya kung nais mo na wala kang ikakatakot sa mga namumuno, gawin mo ang mabuti at papupurihan kanila, sapagkat ang mga namumuno sa bayan ay mga lingkod ng Diyos para sa ating ikabubuti. Pero kung gagawa ka ng masama,
dapat kang matakot dahil may kapangyarihan silang parusahan ka. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya magpasakop kayo sa pamahalaan, hindi lang para maiwasan ang parusa, kundi dahil ito ang nararapat gawin. Malinaw po na sinasabi ng Buktong at Buhay na Diyos ng mga Diyos na magpapasakop tayo sa mga namumuno sa atin. Kay Brother Ruel, hindi na kay Brother Ruel, kundi sa mga Revelation Coordinator na kaisa natin. Sapagkat yung utos na pinapasunod nila, eh hindi naman personal pong utos. Eh hindi natin pwedeng sabihin na sumusunod tayo o naglilingkod tayo sa tao. Kundi yung pinasusunod nila, kanino galing? Sa Buktong at Buhay na Diyos ng mga Diyos. Di po ba? Gusto ng pamamahala na magkaroon ng kaayusan. Kung magkakaroon ng kaayusan, sa loob muna magsisimula ang kaayusan. Kaya nga po, nung narinig ko sa radyo, na sinasabi nga po ni Brother Ruel, yung pag-audit, eh natural lamang po yun. Ikaw ang namumuno, hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa pananalapi ng simbahan. Kaya doon po ako lalong tumibay ang pananampalataya. Dahil kung ayaw pala ng mga kasama dati na magalaw ang pananalapi, paano na lamang ang buong kawan natin? Hindi po ba? Kasi tayo lahat, nangangarap tayo na magkaroon tayo ng isang malaking bahay, panambahan. Katulad nga po niyan, pandemic. Di sana meron tayong isang lugar na lahat po tayo makatipon. Sa pamamagitan nga po ng pag-audit ng pananalapi ng simbahan, doon natin makikita kung paano natin masisimulan ang pagtatayo ng bahay, panambahan. So, yun po ay hindi naman po utos ni Brother Ruel yun eh. Ibinigay sa kanya ng Buktong at Buhay na Diyos ng mga Diyos ang kaisipan na yun para sa kaayusan. Kung maayos ang pamumuno sa itaas, ay gayon din ang mangyayari sa mga revelation. Di po ba? Kaya nga po mahalaga na ang pagsunod sa pamamahala ay makabubuti para sa akin, kagaya nga ng sinasabi rin sa Hebreo 13:17, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mga alaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos ukol diyan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. O, malinaw po yun na sinabi ng Buktong at Buhay na Diyos ng mga Diyos na ang pagsunod nga po ay makakabuti rin sa kanila. Kasi pag nakikita ni Brother Ruel na tayo ay masigla, ay lalong higit tayong lalago sa lalong madaling panahon sa kabila ng pandemyang ating nararanasan. Kaya huwag po tayong matakot, mga kapatid, na manindigan, na ipaglaban. Hindi lang si Brother Ruel, kundi ito ang katotohanan na tayo ay magkaisa. Hindi lamang po para sa kanya, kundi para manindigan tayo sa pananampalatayang ipinaglalaban natin. May naririnig din po kami na ang sabi, ang hanggang kay Elder Bear lang daw po ang pamumuno. Hindi po ba siguro, narinig niyo na po siguro yon. Kung hanggang doon lang pala ang pamumuno, edi tapos na ang krusada. Hindi po ba? Tapos na ang krusada eh. Ba't ka pa susunod? Kung hanggang doon lang, ibig sabihin, end na siya. Eh hindi po eh. Meron talagang isinasangkapan ng Buktong at Buhay na Diyos na mga Diyos na magpatuloy. Kundi, ito nga po, andito tayo sa katotohanan na ipinagpapatuloy ngayon ni Brother Ruel. Kaya doon pa lamang po, sana maliwanagan na tayo doon sa statement na yon na wala na daw ibang magpapatuloy pagkatapos ni Elder Bear. Eh kung pwede ba naman yun na magpuri lamang tayo't mag-awitan sa Revelation nang walang maglilit, na walang kinikilalang puno na itinalaga ng Buktong at Buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo ang makapangyarihan sa lahat. Manindigan po tayo sa katotohanan, mga kapatid. Huwag po tayong matatakot. Sabi nga dito, sa unang Tesalonica 5:12-13, mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo
ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pag-upulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain, mabuhay kayo ng mapayapa. O tayo po, ipinakikita naman po nating malinaw na ang paggalang natin sa ating namamahala. Di po ba mahal natin si Brother Ruel at ang kawang ito? Okay, isigaw po natin na mahal po namin kayo, Brother Ruel. Kasi kung hindi natin bibigyan punto po ito, Brother Ruel, yung mga kapatid po natin, lalong mawawalan po ng pananampalataya, manghihina. Kaya nga po nagpapasalamat po kami sapagkat napakapalad po ng probinsya ng Tarlac na dito po sa makasaysayang bayan ng Paniki. Makasaysayan po ang bayan ito sapagkat andito mga kohuang ko sa bayan ito. At dito po na Idaos. At sana kami rin po sa bayan ng Lapas, makasaysayang bayang Lapas din po, ay mabisita rin po kayo para lalo pong mag-init ang pananampalataya ng buong probinsya ng Tarlac at ang mahal naming kalapit na lalawigan ng Nueva Ecija, Pangasinan at iba pang mga karatid probinsyang nakapalibot sa probinsya ng Tarlac. Kaya nga sabi ng Galacia 6:2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoong Jesucristo magpangyarihan sa lahat. Malinaw kong sinabi ng Biblia na hindi lamang pala ang namumuno ang may pananagutan, kundi tayong lahat ay may pananagutan. Kaya nga tayong lahat ay magtulungan para sa pananampalataya ito, para lalo pang lumaganap ang salita ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoong Jesucristo, mga pangyarihan sa lahat. Kaya po, Brother Ruel, kami po dito sa probinsya ng Tarlac, kasama po ng mga Revelation Coordinator po na kaisa na natin. Sino po ba yung mga coordinator dito ng taga-Tarlac? Si Brother Max, si Brother Samungkada, Brother Jenson, Brother Raymond, at iba pa, lalo sa Nueva Ecija. Magkaisa po tayo na itaguyod, kasama tayo na ni Brother Ruel, na magpalaganap ng salita ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoon sa Kristo, mga pangyarihan sa lahat. At hanggang dito na lamang po, at muli po, maraming salamat po.